Kuya Ron, ako na si Lito at Ate Jenny. Aalis po ako, pero hindi ibig sabihin nito ay hindi ko na kayo mahal. Dahil mahal na mahal ko po kayo. Kaya lang po, nakikita ko. Ako ang dahilan kung bakit nagkakahiwa-hiwalay na tayo. Papalik din naman po ako eh. Kaya lang, may gusto lang po akong hanapin. Sana po, Kuya Ron, mapatawad mo na po ako. Hindi ko naman sinadyang yayain si Daddy sa dagat. Ayoko rin naman mamatay ang Daddy eh. Pero, namatay na siya. Hindi ko na siya nailigtas. Miss na miss ko na nga po siya eh. Ate Jenny, mahal ko po kayo. Ate, ikaw na lang ang mag-aalaga kay Kuya Ron. Gusto ko siyang alagaan. Kaya lang ayaw niya sa akin eh. May sakit ang Kuya Ron ngayon. Huwag mo siyang iiwan, Ella. Ano? 20,000 pesos? Malaking pera yun, Sheila. Alam mo, niloloka lang ng mga pulis na yan eh. Di bali na. Ang mahalaga, maialis ko si Rina sa lugar na yon. Tsaka wala na akong pakailam kung ano man ang gusto nilang gawin doon sa pera. Ano, Bianca? Pahiramin mo ba ako? Eh, Sheila, may pinaglalaanan din ako ng pera eh. Sige na naman, Bianca, oh. Bayaran naman kita kaagad eh. Magdrama pa daw. Sige na nga. Buti na lang meron akong sobrang pera dyan. Salamat na. Magdrama pa. Hindi bagay siyang magdrama. Jenny, na-report ko na sa mga pulis ang paglalayas ni Ella. Ngayon ka pa ba naman aalis? Eh, kailangan ko lang din hong sabihan si Ate Bebeng. At saka maghahanap din ho kami. Ano ba naman kasi iniisip yung batang yan? Huwag na natin sisihin ang bata sa paglalayas niya. Tayo rin naman ang may kasalanan eh. Hindi na ba talaga kita mapipigilan? Wala na akong gagawin dito. Wala na po si Ella. Eh, nandito lang naman ho ako para kay Ella. Paano na si Ron? Ano ko po. Oh, ano yan? Saan kayo pupunta, ha? Para magising ka. Makasarili ka, Ron, eh. Dapat siguro sa'yo maiwan mag-isa. Uncle, Jenny... Pag may nangyaring masama kay Ella, tandaan mo kahit kailan hindi kita mapapatawad. Maaga ka napasugod. Nay, may maganda po kasi akong balita sa inyo eh. May nakausap po ako na doktor na pumapayag po na maoperahan ho kayo. Kahit po kalahati yung ibabayad natin, bukas po pupunta tayo ng Maynila, ha? Anak, alam mo, kahit ako bulag, maraming bagay akong nakikita. Alam kong maganda ka. At alam ko rin, napakabait mong bata.
Alam ko rin, ngayon eh may malaki kang problema. Inay, hindi ko sinasadya. Wala po sa usapan namin ang umibig. Pero ano magagawa ko, mahal ko na siya. Anak. Inay, niloko ko siya. Ayoko na. Sasabihin ko na sa kanya yung totoo. Anak, gawin mo kung sa tingin mo ay tama. Nay, salamat. Sa San Agustin? Oo. Kailangan puntahan mo yung branch natin doon. Hanapin mo ang manager at ibigay mo to sa kanya. Eh, ma'am, pwede naman yung messenger na natin ang gumawa niyan? Hindi pwede. Importante ang laman nito. Papaano yung trabaho ko dito? Ako nang bahala. Sige na, oh. May importante lang ako sasabihin sa'yo. Hindi po pwede maghintayan, Bianca, kasi minamadali ko yung proposal para kay ate. Hindi, Leo eh. Ano ba gusto mong sabihin? Oh, Bianca! Nandiyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Leo, pwede mong mahiram muna si Bianca? Oh. Wala kasi kung mautusan, may ginagawa si Marisa eh. Oh, sige, ate. Halika na, Bianca. Kailangan sundan mo si Marisa. Bakit ka tingin? Sa tingin ko, nagtataksil siya. May makikipagkita raw sa kanya sa San Fernando. Eh, anong gagawin ko? Pupunta ka sa meeting place nila. Kukunan mo sila ng litrato para magamit nating ebidensya. Pero, Katrina... Hindi ka pwedeng tumanggi. Bayad pa rin kita hanggang ngayon. Narito ang address. San Fernando? Oo, Bianca. Sa San Fernando. Dolfo, padating na si Bianca. Abangan mo na siya. Oh, Marie, anong ginagawa mo dito? Halika na, kumain na tayo. Ha? Tatay Abel, parang kinakabahan po ako eh. Kinakabahan ka saan? Ewan ko po. Siguro po para bukas. Ayan ang habang sinasabi ko eh. Alam mo anak, mahirap talaga maghanap. Kung gusto mo, dito ka na lang muna. Ako na lang ang pupunta sa bahay Ampunan bukas. Hindi naman po sa ganun, Tatay Abel. Ikinakabahan po ako kasi paano kung hindi niya ako magustuhan? Anak, magugustuhan ka niya. Talaga po, Tatay Abel? Oo naman. Pero di ba nasa bahay Ampunan siya? Eh di ibig sabihin nun wala siyang pamilya. Wala pang nakakakuha sa kanya, anak. Eh, Tatay Abel, kung pwede lang po sana, ikunin na natin siya. Alam ko po na nakakahiya na sa inyo, pero sana... Siyempre naman, kukunin natin siya. Kaya nga natin siya hinahanap eh, di ba? Talaga, Tatay Abel? Oo naman. Halika na, kumain na tayo. Salamat ha? Po, Tatay Abel. Halika na, 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 hal
Rodolfo, anong ginagawa mo dito? Wala. May hinihintay lang ako. Ikaw? May pupuntahan lang ako. Sige, ah. Hatid na kita! Wag na, Dolfo! Hatid na kita! Dolfo, wag na! Ano ba? Ano ba? Mama sa akin eh. Bebeng, huwag mong sisihin ang sarili mo. Alam naman natin hindi pwede dito si Ella at delikado. Eh, Nay, mas delikado naman ang lagay ng bata ngayon. Nasa lansangan siya. Paano kung wala siyang makain? Kung wala siyang matulugan? Paano kung maaksidente yung bata? Hindi ko mapapatawad yung sarili ko pag nangyari yun. Hanapin na lang natin si Ella. Hindi naman tayo pwedeng tumigil na dito sa bahay. Naghahanap na yung mga pulis. Hindi, iba pa rin pag tayo naghanap eh. Nay? Nay, pupunta lang po kami sa bayan. Dito na lang po muna kayo. Baka nandun lang si Ella eh. O sige. Ingat kayo ha. Tara, tara. Excuse me po, pwede po ba magtanong? Ano yan eh? Pwede ko po ba malaman kung saan nakalibing si Daddy Jenny? Saan ba nakalibing ang daddy mo, Nek? Hindi ko po alam. Basta po ang alam ko lang po doon, may malaking krus. Sa norte ata yun. Naku, hindi ko alam ang papunta ron eh. Salamat po. Sige. Tapos na ba yan? Manong, tara na ho. Dali-dalihan nyo nga dyan nang makarating agad tayo sa San Fernando.
Thank you.